o siksikan, hindi mapipigilan ang ating mga kababayan na pumila para sa lingguhang distribusyon ng DSWD para sa educational assistance sa mga estudyante. Itong weekend nga, maulan na, pero marami pa rin ang nagpunta. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Hindi ba man bumuputok ang araw, sinabayan pa ng ulan. Tiyagaan pa rin sa pagpila ang mga nag-a-apply sa ikatlong Sabado ng pamamahagi na educational assistance ng DSWD. Sa payout center na ito sa Sampaloc, Maynila, marami pa rin nag-walk-in at nagbaka sakaling makakatanggap ng ayuda. Sa kabila yan, ng paulit-ulit na paalala ng DSWD na walang walk-in sa pag-a-apply ng nasabing ayuda. Ang babaeng ito, bit-bit pa ang kanyang sanggol sa pila. Ay, wala pong maiiwanan. Saan po kasi nag-breastfeed? Karamihan sa kanila, nakapagparehistro raw online. Ayaw lang silang papasukin sa payout center dahil wala naman silang natanggap na kumpirmasyon sa text. Naka-registered na po kami. Opo. Pero hanggang ngayon po, wala pa kaming ano. Wala pa rin pong text ni DSWD. Naghihintay kami, nakapila po kami. Nakailan linggong pila na kami. Pabalik-balik, wala naman po hanggang ngayon. Paglilinaw ng DSWD, posibleng umabot hanggang isang linggo bago makatanggap ng text notification ng isang aplikante. Umabot na raw kasi sa 2 milyon ang aplikasyon para sa educational assistance. Ginagawa talaga ng DSWD na by batch sila nasabihan o text. Kasi hindi naman po lahat yan yung 2 milyon na yan, pwede natin i-text. Umihingi kami ng pangunawa at dispensa na medyo natatagalan. Sa Quezon City naman, dismayado ang ilang pumila dahil walang schedule na pamimigay na ayuda sa National Vocational Rehabilitation Center nitong Sabado. Isa riyan si Lani na walang nadatnan pagdating. Inilipat kasi sa 9 na kabataan sa manduluyong ang bigayan ng ayuda mula NVRC. Sabi ko, ba't ganun di umaga nagtingin naman po ako? Ba't, hindi kaya yun huli nang dumating. Wala, paano ba ito? Sabi ko, schedule ko ngayong araw. Saan naman po ako pupunta? Dahil ganito nga nangyari. Hindi ko po alam kung saan pa ako pupunta nito. Ang iba naman, di nakatanggap ng ayuda dahil kulang sa requirements na di naman daw pwedeng palusutin ng DSWD. Kailangan din po namin i-scrutinize talaga ang anumang dokumento po ng ating mga aplikante para masiguro po na yung buwis ng taong bayan ay napupunta po dun sa talagang nangangailangan. Para naman sa mga walang internet at hindi makarehistro online, sinimula na ahensya ang off-site payout sa ilang rehiyon. Paano po yung NCR? Inuuna po muna natin talaga yung GIDA area. Kasi tandaan natin, kahit tayo man, natin deploy sa malalayong lugar, eh kahit nasa lungsod na tayo sa ibang probinsya, mahina pa rin yung ating connectivity. Higit 89,000 benepisyaryo ang nabigyan ng ayuda na aabot sa 225 milyong piso ang halaga. Tatagal hanggang September 24 ang bigayan na ayuda, nagaganapin tuwing Sabado. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosigo, News 5.